Day po sa ating lahat. Happy Lord's Day. Yeah. Napakabuti ng Panginoon na tinipon tayo ng Diyos sa lugar na ito. Tayo po ay nabiyayaan na magkasama-sama muli upang sa Kanya ay sumamba ng may kalayaan. At meron tayong kalayaan din matuto, mag-aral, marinig yung Kanyang tinig sa pamamagitan ng mga tapat na lingkod ng Panginoon. Ngayong hapon pong ito, tataas po natin patuloy ang mga panalangin para po sa aming mga sakit, sa mga nagdadalang tao, sa COVID-19 process po natin ngayong mga susunod na buwan. Ngayon po ay September na at ang susunod na medyo critical na part ng COVID-19 process natin is the selection of the pastor. Kaya isa po yun sa ipapanalangin natin, yung selection for the pastor for CRO. Tandaan po natin na ako po ay interim lamang. At kasama po sa proseso natin ng selection ay yung ordination. So magkakaroon po tayo ng mga pag-uusap patungkol dyan. Tayo po ay magkakaroon ng mga konsultasyon. Ganun din po. Open book ang buhay ni Pastor kung gusto niyo akong tanungin, kausapin, kamustahin ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko, ang mga kapitbahay, natin dito. Para mas malaman natin ano bang klaseng pastor si Pastor Angelo. Kapag ba hindi Linggo, baka naglalasing 'yan, no? Pagka Monday to Friday, lasing pala si Pastor. No? Alamin natin 'yon, no? Ikilalanin niyo ang inyong elder. Ganun din po, ipapanalangin po natin patuloy ang consistency ng ating mga family worship at yung kabanalan sa simbahan. Yung holiness po at yung hunger and thirst for the word of God. At naiyango po lahat ay umuko at tayo po'y mananalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa pagkakataong ito na kami po'y makalalapit sa iyo ng may buong kababaang loob at buong confidence din, Panginoon, na nalalaman namin na sa aming paglapit sa iyo, hindi mo kami bibiguin sapagkat pakikinggan mo ang aming mga hinaing, ang aming mga panalangin sapagkat kami ay anak mo. At as we continue to abide in you, nandoon, Panginoon, ang pangako mo na ano man ang hilingin namin, ito po ay ipagkakalob nyo sa amin. Kaya po tinataas po namin mga patuloy na kagalingan ng mga mahal namin sa buhay, na may sakit karamdaman. Ito pong mga nakaraang linggo, marami pong nagpa-positive sa amin. Marami pong nagkakaroon ng mga trangkaso, mga sakit karamdaman, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil wala pong malala na kaso, Panginoon, ng mga trangkaso o ng COVID man. At salamat, O Diyos, sa patuloy na kagalingan na ginagawad mo sa iyong mga anak. Ang dalangin po namin na sa patuloy namin na pamumuhay sa katawang lupang ito, ay turuan nyo kami maging good steward ng aming mga katawan, maging responsable kami, Panginoon, sa aming health, at magawa namin, Panginoon, ang kalooban mo na maingatan ang katawang ito na pinananahanan mo, O Lord. Dinataas din po namin sa inyo ang mga nagdadalang tao sa kongregasyon na ito, sila Sister Joanna, maging si Sister Roberta, Panginoon. Alam namin kung ano yung hirap ng pagdadalang tao. Ang dalangin po namin na ingatan niyo po sila, ang iba yung kalakasan, ang igawad niyo po sa kanila pong mga inconvenient times, Lord, na nahihirapan sila. Dalangin namin yung comfort ng iyong salita, ang patuloy na kumilos na mag-encourage sa kanila sa mga panahon na sila pinakaramdam ng pain. We pray, Lord, na wag itong maka-apekto sa development ng kanilang mga babies, Panginoon. At tinataas din po namin ang mga ama ng mga asawa nila, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na bigyan niyo rin po silang kalakasan, ng mahabang pasensya rin, Panginoon, at magampanan nila ng buong buho ang kanilang mga responsibilities to provide for their families, to take care of their pregnant wives, Lord God. Kayo patuloy ang maggabay at magbigay ng katalinuhan sa kanila kung paano maalagaan ng mahusay ang kanilang mga asawa nagdadalang tao. Tinataas din po namin ang COVID-19 process na patuloy naming dinaraanan. Salamat, O Diyos, sa natapos na LBCF study namin sa mahigit almost 1 year, Panginoon. Nandoon yung pag-iingat nyo at pag-agabay nyo sa amin, ang katalinuhan, ang
kalakasan sa mga tagapagturo, ang patuloy pong ginawad. Salamat Panginoon sa buhay ni Pastor Joseph Pelejo at ng mga kalalakihan na ibang nagturo sa amin, Panginoon, at sa buong ARBC na umaalalay sa aming covenanting process. Salamat Panginoon dahil kami po ay natuto, marami kaming natutunan, maraming nabago sa isip at puso at buhay namin Panginoon. Dalangin namin Lord, yung mga napag-aralan at mga pag-aaralan pa namin ay patuloy na magpalago sa amin sa pananampalataya at mabago ang aming mga buhay. At tinataas din po namin Lord yung mga requirements pa namin na kailangan namin i-submit. Ito yung ma-comply na namin. At sa lalong madaling panahon, makapagpa-reserve na kami nawa ng venue para sa covenanting event na iyon na gagawin, Panginoon, sa January, Panginoon. Tinataas din po namin, Panginoon, ang selection ng pastor for CRO. Ito po ay isang bagay na itinakda mo. At salamat, O Diyos, dahil hindi kayo nagpapabaya sa amin. Sinabi niyo sa inyong salita na ang mga pastor, mga elder ay regalo ninyo sa iglesia at ito po ay tinatanggap namin na bilang regalo, Panginoon, na magbibigay sa amin ng guidance, Panginoon. Kaya dalangin po namin sa selection na ito, ang iba yung katalinuhan, yung due diligence sa pag-scrutinize, Lord, sa sisigurado, Panginoon, na karapat-dapat ang tatayo dito, Panginoon, bilang pastor ng iglesia, ang patuloy nyo nga pong igawad sa amin. Salamat, O Diyos, dahil kayo po ang patuloy na nagbibigay ng katalinuhan, nagbibigay ng kaliwanagan sa aming mga isipan sa selection na ito. Nataas din po namin, Panginoon, yung kabanalan ng simbahan na patuloy itong maipaglaban namin, patuloy namin itong magampanan bilang isang iglesia, bilang isang kongregasyon, na patuloy kaming mag-uhaw sa iyong salita sa pananalangin, maging sa pagtitipon-tipon. At dalangin din po namin na ang kauhawan na ito ay mag-translate into attendance, mag-translate into diligent study ng iyong salita at patuloy nyo kaming gabayan, Panginoon, sa lahat ng aming pagdaraanan. Tinataas din po namin ang consistency ng family worship sa aming mga tahanan, ang mga kalalakihan, ang mga ama ng tahanan, Panginoon, ay patuloy nyo pong tulungan na magampanan namin ang aming mga responsibilidad to lead our families in worship sa aming mga tahanan at patuloy nga namin magawa ito ng buong puso at buong lakas at ito'y magkaroon ng magandang resulta sa aming sambahayan at maging sa iglesia, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bansang ito na kinalalagyan namin, tinataas din po namin ang mga leaders namin, ang mga nasa government, Lord. Dalangin namin ng iba yung katalinuhan, katapatan sa paglilingkod, ang patuloy po igawad sa kanila. At dalangin namin, Lord, na magampanan nila ang kanilang mga trabaho ng buong husay, Panginoon. At magampanan nila ito ng hindi nagyayabang, bagkus nagbibigay ng pagpipitagan sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya sa amin. At sa aming pong pag-aaralan ngayong hapong ito, ang katalinuhan, kababang loob, ang patuloy po igawad sa amin, ang kaliwanagan ng pag-iisip sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu at higit sa lahat, Panginoon, itago niyo ako patuloy sa likuran ng iyong krus upang kayo ang maluwalhati at pangalan mo lamang ang maitaas sa lahat ng pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Again, happy Lord's Day, mga kapatid. Ayan. Happy Lord's Day. Kids, happy Lord's Day. Napakasaya kanina. Kausap ko yung mga kababaihan nung kumakain kami. Sabi ko, napakasaya na makita na oonti tayo, pero alam mong ito na yung kasama mo. Ano po? Dati, sa pinanggalingan natin, kapag pagka-oonte, parang ay, no, may problema, may nangyayari, kailangan nating nagpapanik, no? Pero dahil sa covenanting process, nakita natin na kung sino yung kasama mo ngayon, ay yan yung tinalaga ng Panginoon upang makasama mo, makatuwang sa paglakad sa makipot na daan at patuloy tayong magpalakasan, no? Mag-encourage sa bawat isa, mag-edify sa isa't isa. Ngayon po ay darako tayo sa ating series. Naka-series pa rin po tayo.
Sino na bang matapos itong serye na to? Ano? Medyo mahaba-haba na. Pero alam niyo, nakakatuwa sapagkat itong pag-aaral natin ng aklat ng Efeso ay talagang hindi lamang nasukat ang ating pasensya sa, kumbaga, sa pag-aaral, kundi nasukat din yung pagmamahal natin sa salita ng Diyos. Kaya po, ngayong hapon na ito ay patuloy tayong mag-dive in sa salita ng Diyos at ngayon po ay nasa part 6E na tayo. At title po nito ay Doctrine and Action pa rin, but our subtitle is Steadfast Prayer. Ulitin ko po, Steadfast Prayer. Inanyayahan ko po lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating teksto ngayong hapong ito na matatagpuan po sa Ephesians chapter 6 verse 18 to 20. Basahin po natin itong salita ng Diyos. Praying at all times in the Spirit with all prayers and supplication, to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, the words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo. Everyone who was born in the Philippines in the 80s and 90s is well aware, tayo gising ating mga diwa, we are well aware what happens whenever the clock strikes 3 p.m. Ano naalala nyo? The 3 o'clock habit. Yeah, the 3 o'clock habit. So when the clock strikes at 3 p.m. while you watch your favorite noontime soap opera, gaya ng Mara Clara o anumang inabutan nyo na soap opera, day 7. Well, di na ako nagulat. pero Channel 7 kasi yun eh. Ang Channel 7 po, trivia lang, Protestant po ang leaning nila. Reformed Protestant ang leaning nila, kaya wala silang Catholic ideas or Roman Catholic imagery sa kanilang ano, no, sa kanilang presentation ng network. Dahil yung mga nagtayo ng GMA 7 ay Protestante po. Kaya sa doon tayo sa Channel 2. Nung may Channel 2 panong araw, no, na panood hindi day 7. Kundi ibang mga soap opera o yung mga palabas paghapon. Whenever the clock strikes at 3, it is something you skip. Ni-skip mo to. It is something you skip for the time to go to the CR. It's a perfect time to go to the bathroom, umihi ka, o kumuha ka ng pagkain mo, o ilipat mo muna sa Channel 7. Check mo muna yung DC 7. Check mo muna yung pinapanood doon kasi merong 3 o'clock habit. At ano yung 3 o'clock habit? It's actually a daily prayer started by the Sisters of Divine Mercy. Si Sister Faustina. Because of an apparition, apparently, he saw an apparition, may apparition siyang nakita, na sinabi sa kanya ni, ayokong mamisquote, babasahin ko na lang po. In October 1937 in Krakow, Poland, sabi niya, he saw the Lord Jesus in an apparition and instructed her, si Sister Faustina, to venerate the hour of his death and to connect with him in prayer, referring to the value and the merits of his passion. So ang purpose noon ay maalala ng mga devout Catholic o ng mga tao, yung ang kamatayan ni Kristo, dahil traditionally, pagkakaintindi, alas 3 ng hapon nung si Kristo ay namatay at naranasan niya doon yung passion. No? Kaya yun ang sinasabi, i-venerate ito. Ito'y gawing, sa madaling salita, holy. For the 3 o'clock habit to be holy. At yun daw ang mensahe ni Jesucristo sa kanya. And in the Philippines, it started in Krakow, Poland. And in the Philippines, it's produced by the Divine Mercy
or say a little prayer movement. And yung office nito ay sa Cubao. Kung makakita nyo yung Divine Mercy Shrine, nandun yung sa Cubao, Quezon City, at si yung very famous voice behind Holy One, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us. Yung boses na yon ay si Brother Don De Castro. DJ siya dati at siya'y nag-found ng organization na yon. So anong bakit to importante pag-aralan natin? Bakit ko to binabanggit as my introduction? Kasi nawala eh. Yung prayer habit ay hindi na naging habit, natigil ito. Kung papansin nyo, bago pa long before mawala ang ABS-CBN, nawala na ang 3 o'clock habit. Pero meron pang mga ibang station like sa radio na ginagawa pa rin 3 o'clock habit, but I'm not aware kung sa television ay ginagawa pa rin ito. Tinanong kung bakit ito tumigil. Ito yung isagot nila. Simple, money. Pera ang naging dahilan. Changing tastes and organizational structure has something to do with the decline of the 3 o'clock prayer. Bakit daw? Dahil sa pera, sa kikitain ng stasyon, at sa organizational structure at sa taste ng mga tao. Ang mga batang 90s tayo, we can bear na, sige, 3 o'clock habit, titigan mo lang yan. Sige lang, steady ka lang dyan. At sige, ba talagang time team na nananalangin? Pero ako, since we were Christians nung bata pa ako, yung family ay naniniwala kami na we're Christians, so Protestant, no? Charismatic Pentecostal Protestant. Madaling salita, hindi Roman Catholic, ay iniiwasan namin yon kasi idolatry yan. Lipat nyo ng channel, no? So, ito ay isang bagay na iniiwasan namin. So, dahil sa decline na ito, yung 3 o'clock prayer habit, nawala yung kita ng mga channels. Isipin mo, that's 3 o'clock every day for 3 minutes yata o ilang minutes yon. Gano'ng kalaking milyon ang nawawala sa kanila dahil sa bagay na yon. So, mga channels, naglaho yung mga 3 o'clock habit segments nila. So, this is the question now. Can you imagine a believer having a prayer as a habit? Na-imagine mo ba isang mananampalataya ay maging habit or maging, ano ba yung habit sa Tagalog? Nakasanayan ang panalangin. Kaso ang problema, tuwing alas 3 lang ng hapon. Can you imagine a believer losing that habit? May imagine mo ba isang mananampalataya ay mawala yung kanyang kinaugalian o kinasanayan na 3 o'clock habit? Sabi po ni Charles Hodge, prayer is the converse of the soul with God. It's the conversation of our soul with God. Prayer is our communication with our commander-in-chief. Remember, connected pa rin to do sa text natin last week about the war that's being waged, at we are still in the war, in the battle. Lest we forget that we are still in the battle, we must have a constant line of command and report to our God. We must hear His commands and we must report to Him regarding the development of that command. So kung may gera, hindi lang puro armas, hindi lang puro armor, pero very important din sa gera ang communication. Very important yung intelligence. Pag sinabi natin communication, it involves intelligence. Intelligence, hindi lamang yung dunong, kundi yung kaalaman, knowledge. Pag natigil ang lines of communication, dun babagsak. Dun matatalo ang isang grupo, ang isang army. I remember I had a math teacher back in elementary, I think. Nagamit ko na itong illustration na to. Sila ay dating nasa probinsya ng kanyang asawa. Ang asawa niya ay military at siya ay teacher. So kapag sila naglalakbay patungo sa mga baryo para siya ay magturo, sila ay nakakaharap minsan ng ambush. At ang unang-una daw na tinatarget ng ang kalaban nila NPA. So sundalo yung asawa niya. Ang unang-una daw binabaril ng NPA ay yung radyo. O yung radio, it's either the radio man, the radio operator, or the radio itself. At nung araw, ngayon mga walkie-talkie na lang eh, nung araw yung radio kasi laki ng backpack ni Dora. Ang laki. Kasama na yung baterya doon.
So you can just imagine how big of a target that is. So when they are walking, yun ang tinatarget kagad. Bakit? Once na binaril daw, either yung napatay yung radio operator, kasama yung radio, ma-disable, kapag sila ay binanatan, wala nang reinforcement. Wala silang report na ma-i-send patungo dun sa higher ups nila. Wala silang tulong na matatanggap. Kaya ganun ka-critical yung communication in any battle. It is very important. It's not just about breathing. It's not about it's not just about conversing. It's about how do we survive? How do we survive? Sa hapon po ng ito, nais kong ipaintindi sa atin that the steadfastness in prayer, ang pagiging tapat natin sa panalangin, defines our steadfastness in our faith. Ulitin ko po. Ang pagiging tapat natin sa panalangin ay sinasalamin ang pagiging tapat natin sa pananampalataya. The steadfastness in our prayer defines our steadfastness in our faith. Not praying to God is a sure way of our defeat against sin. Gusto mo masiguradong bumagsak sa kasalanan? Gusto mong siguradong matalo ka? Huwag ka mag-pray. Siguradong babagsak ka. Kahit pa nandyan yung full armor of God, but you are not communicating with the Lord, ano yung kumandang matatanggap mo? Anong report ang maibibigay mo? So, while praying sustains us, while fighting, praying sustains us in the battle against sin. Yung panalangin po yung nagsusustain sa atin. It fuels us to fight. It gives us the rally to go and fight the battle. So why pray? Bakit tayo mananalangin? Dahil lang ba gusto lang natin mag-communicate sa Panginoon? Sabi, ang prayer daw is a two-way communication. Ang pagkaintindi dati dyan, namin dyan sa Charismatic Pentecostal Persuasion, pag nag-pray ka, sabihin mo sa Panginoon yung mga gusto mo sabihin at hintayin mo siyang sumagot, magsasalita siya in a still small voice. You just shut up and then meditate, contemplate, at kung ano yung na-impress sa'yo, yun yung sinasabi ng Panginoon. But the right attitude towards prayer as a communication is, while we pray, we tell God kung ano yung mga petitions and prayers natin, and then He answers through His Word, sa kanyang salita. Nagsasalita din ang Diyos, hindi audibly, pero sa pamagitan ng salita ng Diyos in the Bible. So we must take that seriously. But whenever we pray, may sagot ang Panginoon. At kung minsan ang sagot niya ay hindi lagi yung material na hinihingi natin. There are times ang sagot niya sa ating panalangin ay yung guidance na binibigyan niya sa pamagitan ng kanyang salita. Huwag din naman natin gawing horoscope ang Biblia. Nananalangin ka. Ano yung sagot mo, Lord? Kung saan tumama yung daliri mo, anong page? Ano? Yun na, ito na sagot. Nagbigti si Judas, patay na. Nagbigti ka rin. No? So hindi pa pwedeng ganun ang treatment natin sa salita ng Diyos. But we must intelligently engage with God in our prayers and through His Word. So why pray? Bakit tayo dapat pinalangin? Because, and I want you to take note of this, baka makalimutan natin. Paalala, we are not strong enough, smart enough, or good enough. We are not strong enough, smart enough, or good enough to win against the flesh. Hindi natin kayang talunin sa sarili nating lakas ang laman, ang kasalanan. While we fight, we need to pray. Sabi nga ni Kristo sa kanyang mga disciples on the eve of His arrest, sabi niya in Matthew 26 verse 41, "Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Manalangin kayo na huwag kayong mahulog sa tukso. Magmatsyag kayo na hindi kayo mahulog sa tukso. Hindi lang magmatsyag, kundi magmatsyag at manalangin upang tayo ay hindi mahulog sa tukso at magkasala. Now, this statement that the
spirit is willing, but the flesh is weak, is not an excuse to fall into temptation. Hindi yung license na okay lang mahulog sa temptation because the spirit is willing, but the body is weak. Willing naman akong hindi magkasala, kaso mahina lang talaga ako. No, that's not a license to sin. We cannot use that as an excuse, but rather, it's written, it was told by Jesus to the disciples because of this very point, that we are weak. We are not strong enough, smart enough, or good enough to win against the flesh. That's the point, that we are weak. It is actually a warning that we cannot fight sin by ourselves. So we must, number one, ito yung we must ngayong hapong ito, not trust in the flesh, but pray in the spirit. Mamaya, elaborate natin to. Number two, not to be careless or drunk or not sober, but keep alert. We must be sober, not drunk, but keep alert, awake, enthusiastic. Number three, and not to be weary, but persevere. Huwag mapagod, ngunit magtiyaga. Tignan mo yung katabi mo, mukha na bang pagod? Pang alas 4 na ba yung alas 3 niya? Pagod na ba yung itsura? Kagabi, ang ganda ng discussion namin ng men, no? No, ang tinuro ko sa kanila kagabi ay ang pinaka-gist. Hindi nakakapagod sumunod sa Panginoon bilang isang Kristiyano. Hindi nakakapagod tumakbo sa race. Hindi nakakapagod lumakad sa narrow path. Alam niyo yung nakakapagod? Alam niyo yung pumapagod sa atin? Sinabi sa Romans chapter 12, the burden that we must lay aside and the sin that easily entangles. Kaya humihirap, bumibigat, sumasakit, kaya parang imposible nating magawa yung mga pinagagawa ng Diyos, dahil sa kabigatan na unnecessary. Mga loads na nilalagay natin sa balikat natin na unnecessary. Mga anxieties at mga kasalanan. The sin that easily entangles. Sa ibang version, that clings close. Feeling close ang kasalanan. So, kaya humihirap. Ang hirap naman. Nakapagod na. Ayoko na mag-church. Ayoko na mag-pray. Ayoko na magbasa ng Bible kasi pagod na ako. Teka, saan ka napagod? May isang comedian, sabi niya, nowadays, the generation, ano bang generation ngayon? Z? Z na ba? Generation Z, no? Sabi nila, the generation Z, ito yung generation na kung saan ang daming minamanufacture na mga energy drink. At ang mga kabataan ang karaniwang nag-energy drink. Sabi ng comedian, how much energy do you need? You're just 20, 30 years old. Ang bata niyo pa. And kayo yung pinakamalakas mag-consume ng mga energy drinks, coffee. Grabe. Kape ng kape, ayaw makatulog. Pero puyat ng puyat. Tawa natin. So, something's wrong with this generation. Something's wrong with us. We have to see na ang kapaguran natin ay nakaangkla yan hindi sa paggawa ng mabuti. Kaya nga sinabi, do not be weary in doing what is good, but spur one another. Spur one another. Kulak nyo. Trabahuin mo yan. Bakit? Nung sinabi ni Kristo, lumapit kayo kayong mga nabibigatang lubha. Ano sinabi niya? Sinabi ba niya na ito, magdusa kayo sa akin? No. Come to me all who you are weary and heavily laden, and I will give you rest. Learn from me. Sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Ginawa na ng Diyos lahat para ang ating pagsunod kay Kristo ay maging magaan. Kaso, tandaan natin, may kalaban tayo. May kaaway tayo. Ang kalaban natin ay sabi, parang leon na umatungal, naghahanap ng masisila. Naghahanap siya ng masasabutahing mananampalataya. Kaya kapatid, sabi ko sa iyo, kung pagod ka na sa pagsunod kay Kristo, hindi nakakapagod sumunod kay Kristo. Ang nakakapagod yung pagsunodin mo,
pagsabayin mo yung pagsunod kay Kristo at pagsunod sa laman. Yung kanang paa mo, papunta kay Kristo, yung kaliwa, papunta kay Satanas. Hirap nun. Ang tawag doon? Ha? Sakang. Ang tawag doon? Wayward. Nagsisway to the right or to the left. Dapat steady lang. So, paano natin ito ma-achieve? Dahil alam natin, napakahirap. Binigay ng Diyos lahat. Binigay niya lahat para sa atin. Binigay niya lahat ng kapangyarihan, kalakasan, para magawa natin, magampanan natin. And as we read, or as we've studied lengthily ang Ephesians, the book of Ephesians, umpisa pa lang. Ephesians, I want you all to open, let's backtrack our message in Ephesians chapter 1. I think si Dennis yata ang si Dennis nga ba? Nag-preach nito? Ephesians chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will according to His purpose, which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. In Him, we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things through the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might be the praise of His glory. In Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it in the praise of His glory. Need I say more? Umpisa pa lang ng series natin, binanggit na ni Pablo, lahat ng pagpapala na tinanggap, lahat ng pagpapala na meron tayo kay Kristo Jesus nung tayo ay niligtas niya. Kaya tignan mo yung katabi mo. Yan ay pinabanal, niligtas, predestined, inelect, inadopt, at sinelyuhan ng banal na Espiritu kasama na lahat ng spiritual blessing na kakailanganin niya. Tignan mo, mukha pa bang talo? But we as believers, there is this danger, or merong tayong tendency to have the defeatist mindset na para lagi tayong talunan. Lunes pa lang, talo ka na. Para tayong laging walang panalo kay Kristo. Na parang wala tayong kapag-asa. Wala tayong kagalak-galak, samantalang binigay na lahat ng Panginoon. Kaya nga yung sinabi ni Paul, do not be anxious about anything, but in everything, in prayer and petition, present your prayers to God, and the peace of God above all understanding will guard our hearts and our mind. May sinabi pa siya, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Hindi niya sinabi yon dahil insensitive si Paul. Remember, kung meron dito nakaranas sa atin ng pagtutuya, pagpapahirap, lahat ng mararanasan ng isang Kristiyano na napakahirap, si Pablo yun. But he can say, rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. And if you're anxious, trade that anxiety to prayer. Grabe yung sinasabi ni Pablo, kasi naiintindihan niya kung anong katatayuan niya kay Kristo. At ang Epeso ay sinulat para makita mo in 3 chapters kung anong katatayuan mo kay Kristo, yung doktrinang pinananampalatayanan natin, at yung 3 sumunod na chapters, paano natin ito isasabuhay at sa kaduluduluhan ng chapter na yun. Alam mo ang ginawa ni Pablo? Hindi siya nagtira.
He made sure na alam niya na kahit anong mangyaring blessing na mga tinanggap natin sa Panginoong Hesukristo, lahat ng mga pagpapala, lahat ng mga bagay na ating tinatamasa, all the realities and truth of God's blessing and holiness ay nasa atin na, there is a tendency that we might lose sight of Christ. Na maligaw tayo ng tingin. Eh, busy-busy, gera to eh. Busy-busy ka, nahuhulog yung belt ko, teka lang. Teka, may pumana sa akin, ayusin ko lang. Lahat na busy-busy tayo, bakit? Oh, meron akong armas, meron akong armor. Unless we forget that all of this are worthless if not for Christ, if we lose sight of Him. And the only way that Paul saw, ang kaisa-isang paraan na nakita ni Pablo na hindi tayo maligaw ng ating paningin, ay ang panalangin. The constant communication with God. So sa hapon pong ito, gusto kong makita natin sa dulo po ng ating text na binasa in Ephesians 6 verse 20, sabi po verse 19, and also for me, pray for me also that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Sabi niya, ipanalangin niyo rin ako. Bakit niya sinabi yun? Ipanalangin niyo rin ako. But rather, we should ask, ano yung hiningi niyang ipanalangin? Normal naman sa atin, pray for me. Brother, pray for me. Normal naman yun magsabi tayo sa isa't isa. Pero gusto kong makita natin that Paul asked for prayers, not to free him from prison. Hindi niya sinabi, panalangin niyo ako na makalaya na ako dito sa kulungan ko. Not to free him from prison and chains. Hindi niya sinabi, panalangin niyo ako para matanggal na itong tanikala ko, makalaya na ako dito. Sugat-sugat na kasi yung sakong ko, yung aking mga wrist ay sugat-sugat na. With all the discomfort, the pain, and every persecution that he's having and experiencing, what was the motive of his prayer? Ang sabi niya, rather he prayed for the gospel to be preached. Hindi niya pinalangin na makalaya siya. Matanggal yung mga fetters, yung mga chains sa kanya. Hindi niya pinanalangin na humaba pa yung buhay niya. No, he said, the words of God na mamutawi sa aking bibig ay maihayag ko. We can see the priority of Paul. Nakita natin yung prioridad ni Paul. And we can also see that all his spiritual maturity, pedigree, lahat ng kanyang alam, mga naranasan, ang kanyang maturidad, ang perfection niya sa faith, nasa lahat ng mga apostol, makita natin na siya talaga yung talagang hinug na hinug. It did not make him invincible. Hindi yun nagpaganap sa kanya. But all the more, he pleaded for prayers. Kahit ganun na yung estado ni Pablo sa spiritualidad niya, sa maturity niya, sa lahat ng nagawa na niya sa Panginoon, hindi niya sinabi, hindi, sige yung prayer niyo sa iba niyo na lang ibigay. Pag-pray niyo na lang iba, hindi, sinabi niya, pray for me. He pleaded for the saints to pray for him because he knows na kahit nandyan lahat ng spiritual blessing, lahat na nandyan natanggap na niya, kung ma-lose sight niya si Kristo at manahan siya sa sarili niyang galing, sarili niyang lakas, it's all worthless. Babagsak siya. That's why we're talking about prayer. And as we end this series, habang tinatapos natin itong series na to, ito yung gusto nating maiwanan sa isipan natin. Lahat ng natutunan natin, ito ay sineselyohan natin ng panalangin. John MacArthur said, prayer is the very spiritual air that a Christian breathes. It is the very spiritual air that a Christian breathes. Ito yung hinihinga ng bawat Kristiyano sa kanilang spiritual na buhay. Pag di ka na nanalangin, hindi ka na humihinga. So don't be surprised kung ang buhay mo ay malahininga or nanghihina ka na. So, ano kailangan natin gawin?
dahil sa mga panalangin na to, sa mga natutunan natin kay Pablo, ang Christians, natural na nagpipray siya. At dapat maging habit niya ito. But while we pray, we must bear in mind these following truths. Una, hindi lang tayo basta manalangin, but we must know the types of prayer. May binanggit po dito sa ating binasa. So, we must bear in mind the following. Number one, types of prayer. Sabi po sa Ephesians 18, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Lahat ng panalangin at request. So, in Greek, may ginamit na word na prosyuke na patungkol sa panalangin. Ibig sabihin na nun, to pray. So, we take that as the general prayers. So, we pray all kinds of prayer. Wala tayong tinitirang panalangin. Lahat ng uri ng panalangin ay dinadalangin natin. At lahat ng klase ng uri ng petitions, lahat ng panalangin. So, the second one is the deesis. It is the petition. So, yung prayer in general that we ask God for anything. Second one is it must be specific. May petition ka. Hindi yung pag tinanong ka ng asawa mo, anong gusto mong kainin? Kau na bahala. Yan. Saan mo gusto kumain? Kahit saan. Kumain ka na, busog pa ako. Labo mo. Dapat specific. Kung mahiningi tayo sa Panginoon specific, you know why? Because it only proves that we are mindful of what we pray for. Nag-iisip tayo. Alam natin yung pinananalangin natin. Second, not only the types of prayer, to pray in general and specific, hindi lamang yun. But when to pray? Alamin natin kung kailan dapat manalangin. Ang sagot dyan, letter A is continually. We must pray continually. Again sa text, sabi po dito, praying at all times. Nananalangin sa lahat ng oras o lahat ng panahon. So what does it mean? In Acts chapter 2, verse 42, King James Version po ang babasahin ko, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Nakita natin dito yung word na continued and yung steadfastly. Sila'y nagpatuloy ng matyaga. Continued steadfastly. So prayer should be continuous and steadfast. Hindi lamang yung pag-aaral ng mga doktrina, hindi lamang yung pagtitipon, hindi lamang yung pagpipira-piraso ng tinapay na hindi pa natin nagagawa ngayon dahil hindi pa tayo covenanted. But as a church, we cease to be the church that God has called us to be if ginagawa natin lahat yun, but we're losing sight of prayer, that we're not praying together. And I repent and I confess na sa ating sa ating kongregasyon, na ito ang napakahina natin, manalangin. Mahina tayo sa pananalangin. And we must develop this habit of praying continually. Praying continually, in 2 Timothy chapter 1, verse 3, sabi po dito, I thank God whom I serve as did my ancestors with a clear conscience as I remember you constantly in my prayers night and day. So nakita natin yung when, yung frequency, kung kailan natin gagawin, constantly in mindful prayer, night and day. Ibig sabihin, yung buong araw mo covered ng panalangin. May interview po si Oyo Boy, pangalawang asawa ni Oyo Boy. Mga babae talaga yun. Mga sumagot. Listen, Hermosa. Believers sila eh. So, in-interview siya ni Boy Abunda, ang sabi, we pray morning and evening. Kasi pag di mo sinimulan ng panalangin ng araw mo, sira na ito. And that's what we teach our children. Tama, no? Dapat sinisimulan mo at tinatapos mo ang araw sa panalangin. And believe me, ang hirap. Bakit? Eh, yun nga yung ina-atake sa atin eh. Kaya yun ang dapat natin gawin because the
spirit is willing, but the body is weak. Naranasan to ng mga apostol. Tinulugan nila. May times kami mag-asawa, kalabitan na lang, pray na tayo. Hindi mo na mawari yung prayer. Akala mo, nag-speaking in tongues na eh. Diba? And nakakalungkot kasi ito yung isang bagay na hindi dapat natin nami-miss. We must be constantly praying night and day. Hindi naman ibig sabihin nun, lahat na, buong araw na lang, nagkunulong ka na lang sa kwarto mo at nanalangin, maging pariseyo ka nun. No? Nasaan ka? Nag-pray ako, pastor. Kaya hindi ako matin ng church. Nag-pray ako eh. Overnight vigil. Ako lang. Diba? Sablay yun. So, ito pa, another in Psalm chapter 55 verse 17. Evening, ito, napakaganda ng pagkakabigkas dito ng psalmist. Evening and morning and at noon, evening, morning, at noon. Umaga, gabi, at hapon. No? Parang kanta ng E-Heads. Ano yun? Sa umaga, ay, E-Heads ba yun? Ano pala yun? Ligaya, no? Umaga sa gabi, tanghali sa gabi at umaga. Yun pala ay sinasabi or dinidescribe na hindi lang panalangin, pero tignan natin yung sinabi dito ng psalmist. Evening and morning and at noon, I utter my complaint and moan. Yung kanyang mga, sa ibang version, may murmurings. Yung kanyang mga pagrereklamo, yung kanyang mga pagsusumbong sa Panginoong Diyos ay sinasabi niya. At ang maganda dito, alam nyo, sabi, and He hears my voice. Kesa magngangawa tayo sa asawa natin, sa tropa natin, ng mga walang nakakaintindi sa nararamdaman ko, ito yung nararamdaman. Manalangin ka, sabi mo sa Panginoon, pero syempre, iba rin yung may kausap ka, di ba? Pero ang punto dito is, if we can spend time talking sa mga paandar natin sa buhay natin sa mga tao, how much more na dapat mag-spend tayo ng time even telling our musings, our ideas or our frustrations to the one who really cares for us. Sa Diyos na talagang nagki-care at nagmamahal sa atin. Bakit? Sabi dito, He hears my voice. Nakikinig siya. Minsan ako sa asawa ko, may namimiss pa ako na mga sinasabi niya eh. Kami parehas. Minsan, natatawa na lang kami na may hindi kami na-catch na sinasabi ng isa't isa. Kami na lang dito ha. Nagkakaanong pa kami minsan. Hindi ko narinig. Magkaharap na kayo ha. Hindi ko naintindihan. Pero ito, ang Diyos ay nakikinig. Umaga, tanghali, hapon, gabi. He hears our prayers. So when to pray? It must be continually and steadfastly. Letter B, at all times. Sa lahat ng oras. So it talks about two principles. When to pray, not only continually, but at all times. At all times, in the first principle, it must be a perpetual communing with God. A perpetual communing with God, meaning hindi ito natatapos na nakikipag-converse ka sa Panginoon. Gaya sinabi ni Hodge, that it is, ang sabi po niya, asan na yung kodigo ko? Ayan. Prayer is the converse of the soul with God, sabi ni Charles Hodge. A conversation of our soul to God. Sabi po, sa 1 John 5:14-15, this is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, He hears us. Di ba napakaganda nun? May confidence tayo na lumapit sa Panginoon dahil kapag tayo ay humihiling sa Kanya, ayon sa Kanyang kalooban, Siya'y nakikinig sa atin. Verse 15, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we have, that we ask of Him. Alam natin na tinatanggap natin kung anong hinihingi natin sa Kanya. Pero mind you, we have to qualify. Paano tayo humingi? It must be according to His will. And praying constantly, inaayos ang ating mga desires.
Sinasabi natin sa Diyos. And therefore, if we speak to God, we verbalize to Him kung ano yung mga nilalaman ng mga puso natin na itatama niya kung ito ay mali. Second, it's not only perpetual communing with God, but perpetual mindfulness of God. Perpetual mindfulness of God. In Colossians chapter 3, verse 2, set your minds on things that are above, not on the things that are on earth. While we pray, dapat yung pinananalangin natin, tinatakbo ng ating isipan, ay constantly in perpetual thought of God. Na nandyan siya, may godly awareness tayo. Alam natin na nakikinig ang Diyos. Kaya kapag may naisip tayong masama, alam na natin, nagkakasala tayo, nako-convict tayo, and then we repent. Binabago natin ang isip natin. Why? Because we can repent. Change of mind. But if we are not aware that God is in constant communication with us or hindi wala tayong mindfulness of God, ay kahit ano na lang sinisiksik natin sa isipan natin. Kalaswaan, kasalanan, galit, puot, mga things na makamundo at hindi makalangit. So we must at all times pray continually and at all times in communing with God perpetually and in perpetual mindfulness of God. So nasagot na natin ano yung types ng prayer. It should be general and specific petitions. And when to pray continually and at all times. Now, how to pray? Paano tayo manalangin? Number one, we must pray sensibly. Pray sensibly, mindful. Hindi lang yung repetitive na sinabi ni Jesus Christ in Matthew 5 na ginagawa ng mga pariseo. Huwag tayong manalangin na parang paulit-ulit lang na walang kinagamit na isipan. Praying sensibly is making sense of our prayer. What do you mean? Naintindihan mo yung pinananalangin mo. Hindi lang yung for the sake na masabing nag-pray ka, kundi naiintindihan mo ng maigi. Second, earnestly. Earnestly. What do you mean by earnestly? Nandun yung idea ng solemnity. Nandun yung idea na ikaw ay seryoso, may reverence. Merong pagpipitagan sa Panginoon. Hindi lang ito basta isang bagay na may nagsabi sa akin na pag nanalangin daw siya, parang kausap niya, tropa lang. Parang ganda nun, di ba? Tropa lang kausap mo. Pero, Diyos yung kausap natin. Hindi tropa. So, may pagpipitagan. Before I understood the Reformation and before I was given the opportunity to hear all the truth of the counsel of God, yung panalangin ay parang ano nga lang, parang tropa-tropa lang. I am a friend of God eh. Pero hindi pala. We must put God in a pedestal. May reverence. May pagpipitagan. Kaya pag tayo nananalangin, we adore Him. May adoration. Tinataas natin ang pangalan ng ating Diyos. Third, we must pray courageously. May lakas ng loob. Sinabi nga sa 1 John, di ba? We have confidence in approaching God. Bakit? Eh, anak niya tayo eh. Magkaroon tayo ng confidence. Ang nahihiya lang, walang confidence, eh yung may kasalanan. But all the more, 1 John 1:9, lalo kang lumapit dahil mas nakakahiya, mas shameful na nandyan ang Diyos na nagpapatawad tapos hindi ka palalapit sa Kanya. You must be courageous in prayer. Next, persistent. We must be persistent. May hinihiling ka sa Panginoon, tapos kinabukasan, hindi mo natanggap. Ay, bahala ka dyan, Lord. Wala ka pala eh. Ayaw ka na mag-pray, hindi na ma-effective. No? Ito, gamit na gamit to sa charismatic Pentecostal circles kasi in the measure of your faith, kung gaano kalakas yung pananampalataya mo, dun marireceive. Hindi ganun. We constantly and persistently pray. Why? Because the fact is we have a God who is mighty. Makapangyarihan siya. Tinataas natin sa Diyos, Panginoon, yung may sakit, pinapanalangin natin at pagalingin. Ngunit kung hindi man siya gumaling, salamat sa Diyos. That's why we pray. Hindi dahil pinipilit natin ng Lord,
pagalingin mo to. Hindi. We're praying for Him to move. Kung anumang move ang gawin niya. Pagalingin man niya o kuhain na niya. Ganun ang panalangin natin sa Diyos. Why? Because we believe in His sovereignty. And last, how to pray? Not only sensibly, earnestly, courageously, persistently, but alert. We must be alert. Yung prayer ng mga disipulo, ano pong sabi ni Kristo sa kanila? Ang instruction sa kanila nila ni Christ, ang sabi po, yan. Nawala yung notes ko. Watch and pray. Watch and pray. Yung watch ay maging alert ka. Magmatsyag ka. So, being alert or being watchful in prayer, ano po yung sabihin nito? Lest we forget, nasa gera pa rin po tayo. Hindi lang tayo nananalangin passively, pero may action na you're swift to make an act, to act on your prayers. Kung paano yung mga disipulo ni Kristo, sabi ng Panginoong Diyos, watch and pray so that you will not fall into temptation. Bakit? May works and wiles si Satanas. Pailalim ang banat niya. Busy-busy ka manalangin, no? Hindi ka naman nagbabantay. Alam niya po, dahil puro gera pinag-uusapan natin ngayon, the best way to use the sniper rifle and the sniper scope, sabi nila, is not to close your other eye. Hindi daw ganyan. You have to have a situational awareness. Kailangan buong parehas na mata mo daw ay bukas. Ito'y nasa scope, ito'y nasa peripheral. Nakita mo. Bakit? Hindi mo alam, mamaya may kalaban na sa peripherals mo, sa gilid mo. So, watching and praying is like that. Hindi lang tayo humingi in confidence, oh, bahala ka na, Lord, ah, sige, tutulog na ako, or bahala na, napagdasal ko na, okay na. No, you must be watchful. Bakit? May temptation. Baka mahulog ka sa temptation. At pag nahulog ka sa temptation, nasabotahin na yung panalangin mo. Ano ba nangyari sa mga disipulo? Di ba? Pray sila, maya-maya, tulog. Ilang beses sila ginising ng Panginoon. Eh, naalimpungatan si Pedro, tinaga yung tenga ng isang sundalo eh. Di ba? Eh, hindi ko alam kung naalimpungatan talaga siya, but I can just imagine. Tutulog-tulog sila, biglang dumating yung mga sundalo, eh, reflexes. Hindi siya alerto. Yung alertness niya ay nadala ng, nawala ng self-control. So we must be alert. Now, we've already talked about the types of prayer, when to pray, and how to pray. Now, what is the power of prayer? The power of prayer is praying in the Spirit. Ang sinabi po sa text na binasa natin, praying at all times in the flesh. Yung ba yung sinabi? Rather, pray at all times in the Spirit. So, alam nyo na, paano mag-pray in the Spirit? Can we all pray in the Spirit? Pag sinabi niya dati, nag-speaking in gibberish na yung mga tao, nangisay na, nagsisigaw na dyan, nagpagulong-gulong na. That's not praying in the Spirit. For us to fully understand what praying in the Spirit is, number one, it's not speaking in gibberish or speaking in quote-unquote tongues. It's not ecstatic prayer. It is not ecstatic prayer na nangingisay ka at lahat na ng tao na bulabog mo na. Hindi yon. But it is to line up our minds and desires with His mind and His desires, which are consistent to the will of the Father and the Son. Ito yung take home ko sa, ano, sa, tawag dito, sa commentary ni John MacArthur of the Book of Ephesians. Ang ganda ng pagkakalatag niya. Sabi niya, you must line your mind and desire with His mind and His desire. That's what makes, that's what constitutes praying in the Spirit.
Consistent ito, sabi, to the will of the Father and the Son. Hindi yung mystical, but rather spiritual siya in a sense na hindi yung flesh ang nag-ooperate sa desires, kundi yung desire ng Panginoong Diyos. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yung desire, yung mga ninanasa ng puso mo, hindi yung flesh, kundi yung nais ng banal na espiritu ng Diyos Ama at Diyos Anak, yun ang ilalagay. E di desire mo na rin yung desire nila. Nililay down mo yung sarili mong kagustuhan and you're submitting to the desire of God. That's what praying in the Spirit is. Making sure that you're aligned. Isa pang idea ng praying in the Spirit is while you obey the will of God. You can't pray in the Spirit while you are living in sin. You must repent and obey the Lord. Imagine you're living in sin and pray in the Spirit. Pray ako sa Espiritu. Eh, hindi mo nga ma-align dahil may kasalanan eh. So, anong kailangan gawin? Isuko mo yung kasalanan na yan. Gaya na sinabi sa Hebrews, yung kabigatan, yung burden, lay it down. The sin that easily entangles, get rid of it. And then pray. And lastly, number 5, who to pray for? Sino dapat yung pinapanalangin natin? Sabi po sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 2, first of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. All people, panalangin mo, kasama na dyan yung mga unbelievers. Bakit? Pray for those who persecute you. Panalangin mo sila. Panalangin mo yung mga kamag-anak mo hindi pa saved. Mga kaibigan mo, classmate mo, panalangin mo sila. Pray for all people. Second, for kings and all who are in high positions. Pray for those who are in authority over you. Whether it's a civilian government, your job, your bosses, o kung sino man, teacher mo, lahat na nasa authority, maging ang mga magulang mo. Whether they're believers or not, pray for them. That we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. So unbelievers, government, and or people in authority. And lastly, hindi lang yung papanalangin natin, pero sabi po dito sa verse 18 ng Ephesians 6, praying at all times in the Spirit with all prayer supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all saints. Sa lahat ng mga mananampalataya. Mananampalataya. Sa lahat ng Kristiyano. Panalangin natin. Pinapanalangin nyo ba yung mga kapatira natin sa ARBC? Pinanalangin nyo ba sila? Kasi yun yung immediate ng kapatid natin. Isama nyo sila sa prayer. You know why? They're praying for us. They're praying for your families. You must pray for them. You must pray for them. Kasama yon sa panalangin natin. They are saints. Anyone na dinala sa inang Panginoon to pray for, lahat dito, hindi ka mabusan ng papanalangin. Ilan yan? Diba? Adults, yung mga bata, ilan yan? Lahat yan, a reason para tayo manalangin. So in conclusion, we must pray without ceasing. That's obvious. Huwag kang titigil manalangin. Kahit tumitigil ka na, tuloy mo. Bakit? May mga times talaga na mahihinder yung prayers because of sin o kapabayaan or any burdens. Pero hindi. Labanan mo. Manalangin ka. Second, pray with confidence. Manalangin ka dahil nakikinig ang Diyos. Buhay siya. Makapangyarihan siya. Tumutugon siya. Siya ay nagsusupply ng mga pangangailangan mo. Nagpapagaling sa mga sakit mo. Nagpapalakas sa kahinaan mo. Nagliligtas sa pamilya mo at sa iyo. Siya ay malakas, makapangyarihan sa lahat. Sa pagtatapos, as beloved children, sa ating lahat, mananampalataya, ang mensaheng ito ay para sa atin. Uli kong sasabihin, wag mong isipin, ito'y para sa ibang tao, ito'y para sa iyo. Tandaan natin that when we pray, God works. Kumikilos ang Diyos. Siya ay gumagawa on our behalf.
Para naman sa mga hindi pa nananampalataya kay Kristo, pray now. Pray for forgiveness. Pray for repentance to the Lord, for He hears. Ask for forgiveness. Place your faith in Christ. Manampalataya ka na kapag lumapit ka sa Diyos, hindi ka niya itataboy na kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan dahil nakita mo kanyang kabanalan at ang iyong karunihan, patatawarin niya ang mga kasalanan ginawa mo. Ipanalangin mo na patawarin ka ng Diyos at siya'y magliligtas. Babaguhin niya ang iyong buhay. Bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Huwag mo na ipagpabukas. Huwag mo nang hintayin na manalangin ka kapag perfect na ang conditions. Praying at all times means any situation and any condition, manalangin ka. Huwag mong hintayin na manalangin ka pagka, saka na kapag mamamatay na ako. Naku, hindi mo alam kung makakapanalangin ka pa. Manalangin ka na ngayon. Tayo lahat ay manalangin. Aming Ama, salamat sa iyong salita. Hindi mo lang kami tinuruan ng mga doktrina, hindi mo lang pinaintindi sa amin ang mga pagpapala na tinanggap namin simula nung nakilala ka namin at kami naligtas. Ngunit pinakita mo rin sa amin na meron kaming laban na pinanalo mo na, ngunit kailangan pa rin namin ipaglaban ang katotohanan at hindi mo kami iniwanan na walang armas sapagkat binigay mo sa amin ang baluti, ang buong-buong baluti, kasama na dyan ang espada ng salita ng Diyos. Salamat Lord dahil hindi kami nagkukulang sa mga equipments na ito, sa mga katotohanan ito. Pero Lord, wag rin namin nawa baliwalain ang inatas mo sa amin na manalangin sa lahat ng oras. Patuloy mo kaming giyagisin ng aming mga espiritual na buhay na manalangin kami sa araw-araw, maging habit na namin ito, Panginoon. Wag kami matulad dun sa 3 o'clock habit lamang na napigil, gawa ng pera, gawa ng mga ibang interest ng tao, kundi ito ay maging buhay namin, Panginoon. Maging tapat kami sa pananalangin, O Diyos. Dalangin namin, Lord, na sa aming pananalangin, kami ay huwag tumigil, kami magkaroon ng kumpiyansa, at kami magpatuloy na manalangin. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya. Ito ay dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.